Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ko hahayaang isa man sa mga kaibigan ko ang mapatay nyo. At ito na ang tamang oras upang kontrahin ang kalapastanganan ninyo. Manood ka at makiramdam ka, Mang Renato. Sagot naman niya sa kanya. Masyado kang hambog, iyo. Bakit di mo gawin? Hindi yung puro kasatsat. Nakakalukong tugon sa kanya ng matanda, katulong si Aling Maming, ay tinalian nilang dalawa ni Mang Doro ang tigmagkabilang kamay at paa ni Mang Igoy upang hindi nito maabala ang gagawing panggagamot sa kanya ni Mang Doro. Dahil nagpupumiglas talaga itong pilit, naging larawan ng matinding kahirapan ang itsura ni Mang Igoy. Nang mga sandaling yon, mabilis na itinaas ni Mang Doro ang damit ni Mang Igoy na nasa parting tiyan. Pagkatapos ay umusal siya ng umusal ng mga lingwaheng itinuro sa kanya ng kanyang kaibigang gabay, habang mahigpit na hawak ng kanyang dalawang kamay ang medyo may kahaba ang tilang itim kung saan nakabalot sa parting gitna noon ang buto ng kasoy na binabalot ng putik. Habang mahigpit na hawak ng kanyang dalawang kamay ang medyo may kahaba ang tilang itim kung saan nakabalot sa parting gitna noon ang buto ng kasoy na binabalot ng putik. At habang binibigkas niya ang mga usal na yon, ay siya namang pagngangawa ng matandang si Mang Renato. Anong ginagawa mo sa tilang yan, iho? Ha 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 ha. Manood ka na lamang, Mang Renato. Kayo ng buong pamilya mo. At bakit tila ata nahihintakutan ka na ngayon? Nasaan na ang dugong mangkukulam, mambabarang at aswang sa inyong pagkatao? Bakit hindi nyo kayang ipasok sa aking katawan ang mga parang nyo? Paghamon niya sa kanila bago niya tuluyang itinali at ginawang sinturon sa bewang ni Mang Igoy ang mutyang buto ng kasoy na nasa tilang itim. Ininda ni Mang Igoy ang kakaibang init ng mutya na nooy nakadikit na sa kanyang balat. Umatungal ito na wari na sasaktan kasabay ng pamimilipit ng boses ng matandang si Mang Renato. Pinagsamang boses na parang hindi lamang nanggagaling sa iisang tao kundi higit pa sa dalawa. Animal ka! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa iyong mutya? Paano nagawa nitong pigilan ang aming mga alagang insekto na nasa loob ng katawan ng taong yan? At pilit na inilalabas ang mga insekto. Ang nahihirapang pagkakasambit ng matandang si Mang Renato. Ha 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 ha. Hindi pa yan, Mang Renato. Hindi pa yan. Ha 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 ha. Nag-uumpisa pa lamang ako kung anong hirap ang dinanas sa inyo ng aking mga kaibigan, ay mas pa doon ang ipaparamdam ko sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Halit sugas ka! Ito ang pinaka-ultimatum na gagawin ko sa inyo. Paulit-ulit na binigkas ni Mang Doro ang dasal na itinuro sa kanya ng kanyang gabay, dasal, orasyon o usal upang kanyang kontrolin ang mga insekto sa loob ng katawan ng umaalborotong si Mang Igoy. Pinalayas niya ang mga insekto sa kanyang katawan hanggang sa makikita ng unti-unti ng kumikibot-kibot lahat ng mga sugat sa kanyang katawan, at paunti-unti na ang mga itong naglaglagan sa sahig, at ang iba'y hilong nakalipad palayo. Ang iba naman ay parang nahimatay na bumagsak na lamang sa sahig. Itsugas ka! Paano? At saan mo natutuhan ang parang yan?
Walang ibang nakakalamlan. Mali pa na lamang sa aming angkan. Sino ang nagtuo sa iyong lama? Muli pang uwi ka sa kanya ng matandang si Mang Renato sa boses na parang sa demonyo nang gagaling. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Sinasabi ko naman sa inyo, Mang Doro, tuturdukan ko ang inyong inumpisahan at saka masyado mong binaliit ang aking mutyang dala, Maring Maming. Ang tawag niya kay Aling Maming na siya namang dagli ang pagsagot nito sa kanya. Ipunin mo ang lahat ng mga insektong walang malay na nasa sahig, pagkatapos ay ilagay mo sa loob ng garapon. Di ka lang, Doro. Anong binabalak mo sa mga insekto yan, ha? Hintakot ang boses ni Mang Renato. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sa ngayon, wala pang Mang Renato. Nakadepende pa yon sa magiging desisyon ng aking mga kaibigang inagrabyado mo. At saka, huwag kang magmaang-maangan. Alam kong alam mo na kung para saan ang pinagagawa kong iyon kay Maring Maming. Animal ka, Toro, pistiyawa ka. Ha 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 ha. Nasaan na ang pinakamabangis na mambabarang? Bakit hindi kayo umubra sa mutyang minaliit ninyo? Ang hamon pa niya sa kanila hanggang sa bigla na lamang tumigil sa kanyang ginagawang pagbalibalikwas sa higaan si Mang Igoy. Nanlambot ang kanyang katawan nang siya ay bumagsak sa sahig ng higaan at nakatulog siya ng pawisan ang kanyang noo at maging ang kanyang leeg. Kasabay naman noon ay ang bigla ang pagkawala ng nakakarinding boses ng matandang si Mang Renato sa paligid. Hindi pa tayo tapos, Mang Renato. Maring Maming, huwag ka nang masyadong mabahala pa. Pagkagising na pagkagising ni Paring Igoy, ay huwag mo muna siyang pagkainin. At kinakailangan niya munang makainom ng maligamgam na tubig. Magaling na siya, Maring Maming. Nabuhaya naman ng pag-asa si Aling Maming ng kanyang marinig na binanggit yon sa kanya ni Mang Doro. Pagkuway, kinuha niya agad ang garapong silaga na pinaglagyan ni Aling Maming ng mga walang malay na mga insektong iniluwa galing sa mga sugat ni Mang Igoy na likha ng pambabarang ng pamilya Arevalo. Mabilis siyang nagpaalam ng mismong sandaling yon kay Aling Maming sapagkat kinakailangan na niyang bumalik sa kanilang mismong baryo upang gamutin at alisin ang barang sa iba pa sa kanyang mga kumpare. Pagkarating dooy, inisa-isa niyang pinasyalan si Mang Abondyo, Mang Digong, Mang Basti at ilan pa sa kanyang mga kumpare. At katulad ng sinapit ni Mang Igoy, ay sa magkaparehong oras, umatake ng pambabarang ang pamilya Arevalo sa bawat isa sa kanyang mga kumpare. At kagaya ng kanyang ginawang panggagamot kay Mang Igoy at ang mga nangyari sa insekto sa katawan ni Mang Igoy ay yun din ang pinalabasan ng kanyang ginawang panggagamot sa kanila at masasabi talagang napaka-epektibo at mabisang-mabisa ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang mga engkantong gabay. Halos mapuno ng mga walang malay na insekto ang garapong kanyang pinaglagyan ng mga ito. Nagtagumpay siya sa kanyang ipinangako sa bawat pamilya ng kanyang mga kumpare sa tulong ng mutyang buto ng kasoy at ng kanyang dalawang engkantong mga gabay. Babalik ako rito mamaya. Sa oras na magising silang lahat, subalit sa daan pa lamang ay muli na naman niyang narinig ang palipadhangin ng matandang si Mang Renato, boses ng sahalimaw at matindi ang galit nito sa kanya. Lapas na ng kap, Doro. Hindi ko alam kung paano mo nagawang gabiin at kontrahin ang pinakamalakas na ritual at barang na aming itinalim
sa mga kasamahan mo. Pero isa lamang ang tinitiyak ko, hindi na magtatagal ang buhay mo. Yan lang ba ang kayang gawin mo, Mang Renato? Ang magbunga nga, bakit hindi mo gawin? Hihintayin ko ang sinasabi mong yan. Ha 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 ha. Ang sagot niya sa matanda. Saan ba nang gagaling ang yapa mo, Toro? Isang talan, isa ka lamang pipitsugin sa bungerong malmukya. Ha 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 ha. Hintayin mong sumapit ang ating gabi at malalaman mo kung papaano ko ipakain sa mga alaga kong mga insekto ang lahat ng iyong mga namang loob. Ha 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 ha. Sa halip na sumagot, ay mas ninais na lamang niyang magpatuloy na lamang sa kanyang naudlot na paglalakad. Unti-unti nang kinakain ng liwanag ang dilim nang siya'y makarating sa kanilang sariling tahanan. At pagsapit ng alas 12 ng katanghali ang tapat, ay bigla na lamang may tumawag sa labas ng kanilang tahanan o sa mismong labas ng kanilang nakasaradong bakuran. Mabilis niya itong sinilip sa kanilang nakaawang na pintuan at nakita niya doon ang siyam na kanyang mga kumparing kanina lang ay kanyang ginamot at mahahalatang parang walang nangyaring pambabarang sa kanila. Hindi sila kababakasan ng bahid ng kulam o ng pambabarang sa kanilang mga katawan at parang wala sa kanilang isip ang ginawang pangkukulam, pambabarang at pagsalbahi sa kanila ng pamilya Arevalo sapagkat larawan ng tuwa at saya ang bawat isa sa kanila. At hindi lamang iyon, may dala ang bawat isa sa kanila na mga manok panabong at nakasilid sa kani-kanilang mga bayong. Mabilis niyang pinapasok at pinatuloy ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Pinunong Doro, tara, tayo'y dumayo ng sabong sa Ilaya. Balita kasi namin may magaganap na sabong doon ngayon. Pambungad na wika ni Mang Amboy na sinundan naman agad ng kanyang mga kasama. Teka lang mga pare, kagagaling nyo lang lahat sa matinding sakit, diba? At hindi lamang yon, meron akong importanteng gustong malaman sa inyo. Sa sinabing yun ni Mang Doro sa kanila eh, biglaan na lamang sumagot itong si Mang Digong sa kanya. Pinano, ang nangyari sa amin ay isang paglapastangan. Kaya naman, kung ano ang gusto mong gawin, ayon din ang gusto naming mangyari. Ganoon ba? Pwes, mamayang gabi, ipapatikim natin sa pamilya Arevalo at ibabalik natin sa kanila ang parang. May diin at seryosong sagot sa kanila ni Mang Doro. Pinono, hindi ba tayo magsasabong sa Ilaya ngayon? Muling tanong sa kanya ni Mang Amboy. Hindi na muna mga pare, sapagkat kinakailangan muna nating tultukan ang problema sa pamilya Arevalo. Mamayang gabi, bumalik kayong lahat dito. Gusto ko lahat kayo ay makasaksi sa aking gagawin sa kanila. Mabilis namang sumang-ayon sa kanya ang mga ito. Ibalik nyo na muna sa kanyang mga lalagyan yung inyong mga manok na panabong. Ihanda nyo at ikondisyon para sa susunod na laban. Paalalang wika sa kanila ni Mang Doro. Pinana, pamilyar ba sa iyo ang pangalang Mang Gaspar? Nabaling ang paningin ni Mang Doro sa inauupuan ni Mang Abonjo nang banggitin niya sa kanya ang pangalang Mang Gaspar. Dahil bagamat hindi niya pa ito nakikilala ng personal, ngunit matunog ang pangalan nito sa lahat ng mga taong katulad nilang mga magsasabong. Wala pa kasing ni isang magsasabong ang nakakatalo sa bawat manok na kanyang ipinambabato sa lahat ng sabong ang kanyang puntahan. Hindi lamang yon, usap-usapan ding may ginagamit itong mutya sa bawat manok na kanyang pinapatarian. Katunayan, hindi lamang sa Samar matunog ang kanyang pangalan,
kundi maging sa probinsya ng Sorsogon at Masbate ay kilalang kilala ang pangalan ni Mang Gaspar. Tinawag at binansagan din itong si Mang Gaspar na kilabot ng lahat ng mga magsasabong. Bakit, paring Abonyo? Bakit mo nabanggit ang pangalan ni Mang Gaspar? Oo, kilala ko siya sa pangalan, ngunit hindi ko pa siya nakikita ng personal. Sagot niya kay Mang Abonyo. Ang balita kasi namin ay sa susunod na linggo, dadayo sila ng sabong dito sa ating mismong lugar. At si Rigor ang unang kumasa sa kanya. Itatapat daw niya kay Mang Gaspar ang kanyang manok na pula. Yun, yung nakakaapat po, nakakalimang panalo na ata yun. Paliwanag pang muli ni Mang Abonyo at si Mang Rigor, ang isa sa kanilang kabaryong mahilig sa sabong. Halos wala na itong ginawa sa araw-araw, kundi ang mag-alaga ng kanyang mga panabong at magsabong kung saang-saang lugar. Hindi lamang yon, dalubhasa at batikan din itong magtatari. Yung tipong hindi basta-bastang magtatari lamang. Sige, sa araw na yon dadalo tayo sa sabong at itatapat ko din sa kanya si Bagwis, ang isa sa aking panabong na isang hirang. Sa lahat po ng nakinig, nag-antabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload, ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon, at yun po ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat, Ama. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shout out ang mga taong sumusunod. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Mark Dennis Barbarona. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Edwin Almeida. Boss, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Aya Flores. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pag-share at hindi pag-skip ng ating mga ads. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Malvin Isguera. Tol, maraming maraming salamat po sa inyo, Tol. Shout out po sa inyo. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Harry Potter. Boss, salamat po. Shout out po sa inyo, Boss. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Gaudilin Villaruel. Ma'am, salamat po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Rafael Arcangel. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Shout out po kay Boss Jordan Gabiaso. Boss, na ito na. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa palagi ang nakikinig sa ating channel na si Ma'am Imelda Pascua na nasa Kuwait ngayon. Maraming salamat po, Ma'am, at mag-iingat po kayo, Ma'am, palagi. God bless po sa inyo, Ma'am. Shout out po kay Boss Brandon Scout. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan na po. Binawasan ko na po ang effects para po hindi kayo marindi. Salamat po sa iyo, Boss. Maraming maraming salamat po at shout out po kay Ma'am Maria Briones. Ma'am, salamat po sa inyong suporta. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Sir Mintong Liza diyan po sa Iloilo. Sir Mintong, sobrang salamat po sa lahat ng mga kwentong ipinagkatiwala niyo po sa ating channel. Kay Tol Tony Villaruel at sa kanyang family na nasa Mindanao. Tol, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo, Tol. Kay Sir Jonathan Lachica ng Tanawan, Batangas at sa kanyang misis na si Ma'am Amy Nunez. Sergio, salamat po sa suporta at tiwala sa ating channel. Kay Ma'am Rose Gabjan, salamat po, Ma'am. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Efrel Ann Grace de la Cruz, shout out po, Ma'am. Salamat po. Kay Ma'am Rosalina Piganaban, Ma'am, shout out po sa inyo. Kay Boss Jerry Montañez ng Panabo City, Boss, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Pei Diaz na walang sawang nag-aabang ng ating mga upload. Ma'am Pei, salamat po sa inyo.
kay Boss Angelo Crelego. Boss, salamat po at shoutout po sa inyo. Kay Boss Alvin Espedido, shoutout po sa iyo, Boss. Salamat po, Boss, sa suporta. Shoutout po kay Ma'am Rosie De Mesa. Salamat po, Ma'am. Kay Ma'am Jan Licante, salamat po, Ma'am, at shoutout po sa inyo. Kay Boss Insyong Lolo, Boss, shoutout po sa iyo, Boss. Kay Ma'am Inday Mitch, Ma'am, shoutout po sa inyo at salamat po. Maraming maraming salamat po kay Boss Victor Sileno. Boss, salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload. Sa lahat ng ating mga bayaning OFW, maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Saang panig ng bansa man po kayo naroroon, at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shoutout po sa inyo at happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, ay inaanyayahan ko rin po kayong pasyalan at mag-subscribe sa mga kasamahan kong mga horror narrator. At narito po ang pangalan ng kanilang mga channel. Ito po ay channel ng aking pinsan at kaibigan na si Tol Jimmery, Spicy Horror Channel. Kay Boss Sid Vicious ng Ang Pagbangon sa Karimlan. Kay Kuya Mark Barangco ng TND Stories, Ilbilingan, Ang Pulang Dragon, Ang Tinig ni Gabriela. Kay Ma'am Difred ng Difred Mystery Files. Kay Sir Deo ng Creepy Peanut. Kay Boss Malyari ng Ang Pahina ni Iralam. Ang Payaso, Ang Sugo Horror Stories, Oragon Horror Stories. Kay Ma'am Norian ng Binibining Imahinasyon. Mga boss, pasyalan po natin at suportahan ang kanilang mga kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.